Alright mga kabagis, good afternoon. Welcome back to my YouTube channel. May tanong lang kabagis, ano ba yung sukat ng starter feeds, grower at finisher sa isang fatteners na pakain hanggang mabenta? So yun yung tanong. Sagutin natin yan mga kabagis sa ating makakaya, no? And I hope na ma-address natin yan ng tama based lang din sa ating mga ginagawa dito sa ating inalaga ang mga fatteners. So wait, make sure mga kabagis, before ko simulan, huwag kalimutang i-like, magbigay ng komento, share na nyo yung mga practices din ninyo mga kabagis about this topic, and huwag kalimutang mag-subscribe kung first time nyo pa lang sa ating YouTube channel. Thank you so much. Okay, so yan, nagpapaligo tayo mga kabagis, at hindi ganun kalakas yung tubig, so kailangan kong magtabo. Gamit tayo ng tabo. Ayan, muna yung paliguan bago natin pakainin ang kanilang hapunan. Ang gusto nila mga kabagis yung paliguan sila sa hapon. Init. Kung naalala ninyo noon, takot sa tubig, sa tao, hindi mo malapitan nung maliit pa. Ngayon, sanay na. Alright, so topic natin mga kabagis na yung pakain natin sa feeds natin sa starter, grower, at sa finisher. So, sa observation ko, never pa kasi akong nag-alaga ng isa lang yung baboy ko. So, more than one talaga yan. May dalawa, tatlo, may lima, apat, no? So, wala akong nasubukang naalagaan na na fatteners na isa lang. Okay, so click tignan natin kung gutom na. So gutom na sila. So yun mga kabagis, na yung ginagawa ko sa pakain natin sa starter, for example, no, ito kaka grower lang ito. So 3 times a day ko pa rin pinapakain. Sa grower nila ngayon mga kabagis is ano na, 2.5 na sa umaga na ubos. Okay, then 2 kilos sa tanghali, and then ngayon is 3 kilos na sa hapon sa grower, ha. But nung nagano to, nag starter ito, kasi yung tanong kasi, pakain ng starter, grower, at saka finisher na feeds. So, basically, ang starter nito mga kabagis, nasa 1.5 yung umaga, 1.5 sa hapon, at sa 1.5 yung tanghali. Dumating tayo, yung pinaka last week na ng starter ko na 2 kilos, umabot siya 2 kilos sa umaga, 1.5 sa tanghali, and then 2 kilos sa hapon. Yun lang, ganun na karami. And then, if you can remember, yung starter feeds natin is only 30 days. Yan, yun yung, yun kayo, yun ako nag-account sa ganong klaseng mga pakain ko. Araw-araw na yun mga kabagis sa starter feeds. So, 30 days, and then ito naman, grower na. Ang grower kasi, ano ba, tamang may tanong din yung grower, aside sa pakain natin, ilang days, hanggang ilang days tayo
nagpapakain ng grower. Ang grower kasi depende yan kung mag 3 months ka ba, 3 and a half months ka ba, hanggang 4 months ka ba magpakain. Kasi kung 3 months ka lang magpakain, then yung grower mo bali maging ano na lang 1 month, no? Or 2 weeks, kasi 2 weeks ihati mo dun, 2 weeks din sa finisher mo. So parang ganun yung arrangement mo kung ganun, 3 months lang yung ano mo pagbenta mo sa baboy. But kung 3 and a half months, tama, 30 days ang starter mo, 30 days ang grower mo, then 2 weeks yung finisher mo. So ganun lang yung ano ko, mga kabagis, counting. Depende lang kasi talaga yan when tayo magbenta ng baboy. Mangyari na yung pinaka first kong explanation regarding sa dami ng araw sa pakain sa bawat stages ng feeds, sabi ko doon 40 to 60 days, kasi nga depende kung ilang months kayo magpapakain. Kasi may mga times din nung mga panahon na hindi ganun ka benta yung baboy, na talagang ang mga baboy noon aabot ng 4 and a half bago mo maibenta, kasi pahirapan maghanap ng buyer. Pero ngayon, kung napansin niyo, last batch nating dalawa, 2 months lang na benta na. 2 months lang, wala na. Kasi ang aga na benta. So yun yung ano natin, i-consider natin, mga kabagis. So yun lang, ito, pwede itong mangyari na, kasi tatlo sila, pwede itong mangyari, depende na rin yan kung kailan sila dadami talaga yung konsumo. Baka next few weeks from now, or katapusan ng month na to, na 3 kilos na yung maubos nila sa umaga, tapos 3 kilos naman sa tanghali at 3 kilos sa hapon. So ngayon hindi pa ganun karami, nasa 2 kilos pa tayo, 2.5 pinakamarami nilang maubos. Okay, so ang finisher naman, mga kabagis, kung ano na yun, ang finisher at saka grower almost the same lang yung dami nila, kung ano yung pinaka maximum ninyong bigay sa, actually sa kung ano yung pinaka maximum ninyong bigay sa grower, yun din yung normal na makaya nilang ubusin sa finisher. And take note, yung finisher ko pwede 2 weeks, okay na. At saka yung sabi kong anoon, yung finisher ko is optional na lang yan sa akin. Pwedeng wala, pwede ding bigyan. The moment na talagang magtagal yung baboy sa inyo, then that's the time na you really need to give them finisher kung matagal na hindi pa na ibenta, para yan ma-neutralize ang taba ng baboy. And then yung dami ng pakain dyan is the same lang sa grower ang bigay ninyo. Okay, so I hope nasagot ko yung tanong, mga kabagis, no? And pakainin ko lang muna to. So ito yung first kong bigay sa kanila na pigs. Ayan. Ito. Nangyari ngayon na grower na kailangan kong bigyan kaagad ng pangalawa, kasi ang bilis lang maubos, mga kabagis. So yung tubig pala namin, ay meron kaming drum. Ito, nabili ko lang to ng kano ba to? 1,400 isang ganito. Kailangan namin mag-stack kasi minsan mahina yung tubig sa gripo. So mahirap mag-gamit ng hose. So mag-tabo sa tubig. Yan. And ito, makabagis, na pag-aalaman ko, pwede din pala itong gamitin para sa alagang mga tilapia. Kung may mga tilapia, pwede mabuhay pala yung tilapia dito. Ang ganitong klaseng drum. And baka subukan ko rin kahit dalawang drum lang, no?
Then kasya nito mga nasa 20 to 30 tilapia. Nakita ko sa mga vlogs din. So sa may mga nagtatanong regarding din sa stages daw sa pag-aalaga ng quaternaries, saan stage ba yung pinaka mahirap na stage regarding sa pagpapakain, like starter, grower, finisher stage? Sa akin yung grower yung pinaka stressful na stage sa baboy, kasi I can still remember na mayroon akong nilagay na tatlong baboy doon sa maliit na kulungan na yung tatlo or apat na ano. Sa grower stage nila, ang isang sako ng feeds mga kabagis hindi aabot ng 1 week. Tama ba? Hindi aabot ng 1 week kasi isang sako kasi 50 kilos lang, and then yung apat sila apat na kilo sa umaga, apat na kilo sa apat na kilo sa umaga, 2 kilo yun sa tanghali, and 4 kilo naman sa hapon. So alam na, 10 kilo. So 5 days lang yung isang sako sa grower stage na yun mga kabagis. So pinaka stressful yung grower actually. Kung grower, marami kayong mga 20 baboy yung grower, or more than 20 pieces of fatteners na grower stage, good luck. Dapat kalaki talaga yung konsumo. Kasi may mga nagtatanong na for example, mag-alaga daw siya ng 3 fatteners, enough na ba yung 20,000? For me, hindi. Kung pagbabasihan natin yung current na presyuhan ng feeds ngayon at saka yung current na presyuhan ng biik, kulang yung 20,000 sa tatlo hanggang mabenta. Imagine niyo kung mag-average ng 3,000 yung baboy or biik, so nas 9,000 total, nasa 9,000 na. Tapos yung feeds, sabihin nating magkonsumo yan ng feeds na 7,000 bawat isa, 21,000 na. Tapos sa biik pa, hindi ka siya yung 20,000 sa 3 baboy. Kung 3 months yung alagaan or 3.5, hindi ka siya. Alright, so I hope nasagot ko mga kabagis ko ngayon lang ating mga uploads, and yun lang. Please do make sure to share your experiences also, or anything na may mga katanungan kayo. And for those katanungan na kumbaga yung mga sagot mga kabagis is parang relatable lang din sa mga pag-aalaga from day 1 natin sa baboy, just make sure to browse my videos. I-browse niyo yung ating mga uploads previously, lalo na yung mga biik pa to mga kabagis. Makikita niyo yung mga topic na talagang inline doon sa mga tanong ninyo. Okay? May mga previous tayong uploads, huwag kalimutang i-check yun. Lalo na yung day 1 nito, kasi daily ako nag-upload eh. So you can also compare from day 1 until now kung gaano na kalaki.